Sila ang isa sa mga pinakasikat na magkapares noon. Hindi lang sila magkatambal sa mga proyekto, magkarelasyon din sila. Ngunit gaya ng ibang mga magkasintahan sa showbiz, naghiwalay sina Claudine Barreto at Mark Anthony Fernandez. Naging mailap na magsama sila muli sa isang proyekto. Pero sa wakas, kamakailan lang ay may pelikula na pinagtambalan ang dating magkasintahan. The Philippine Showbiz List presents Claudine Barreto and Mark Anthony Fernandez Love Story. 16 years old sina Mark Anthony at Claudine nang nagsimula ang mga balita ng kanilang romansa noong 1995. Noong panahon na yon, ang dalawa ay isa sa mga most rising teen stars ng kanilang kapanahunan. Ang kanilang mga apelido ay kilala na ng mga showbiz fans. Si Mark Anthony ay anak ng action superstar na si Rudy Fernandez at ng aktres na si Alma Moreno. At si Claudine naman ang nakababatang kapatid ng 90s screen goddess na si Gretchen Barreto. Ang dalawang young teen ay napaka-cute tingnan kapag nagsasama at lalo na kung magkasamang umaarte. Beginning. Sina Claudine at Mark Anthony ay nagkasamang magkatrabaho sa sitcom na palibhasa Lalaki na umere noong 1987 hanggang 1998. Sa panahong ding ito, si Claudine din ay gumagawa rin ng ilang mga projects at pinalis kay Joe Mapa at Jo Marie Iliana. Sa taon na ang Claudine-Mark romance ay sumisikat, gumawa sila ng dalawang pelikula, Ang Pariko at Mangarap Ka. Ngunit noong 1996, nagdesisyon ng ABS-CBN na subukan ang chemistry nila Claudine at isa pang possible on-screen partner na si Rico Yan. Ang dalawa ay pinaris sa pelikula na Madrasta at sa Radio Romance. Sa panahon na ito, si Mark Anthony at Claudine ay nanatili pa rin item sa totoong buhay. Mark Anthony Fernandez in Mula sa Puso. Noong 1997, nilaunch ng ABS-CBN si Claudine bilang ang homegrown drama princess sa pamamagitan ng teleserye na Mula sa Puso. Sa cast rin ng teleserye na ito ay ang mga veteran actors na sina Jacqueline Jose, Juan Rodrigo at Princess Punzalan. Si Claudine ay may dalawang leading men sa series, sina Rico Yan at Dither Ocampo. Ang serye ay naging top rater at tumakbo ng dalawang taon sa primetime block ng ABS-CBN. Si Mark Anthony naman ay lumabas sa mga pelikula na Kabilin-Bilina ng Lola at Istokwa. Ngunit hindi alam ng karamihan na si Mark Anthony ay parte sana ng Mula sa Puso. Ni-reveal ito ni Mark Anthony sa isang interview noong 2009. Ayon kay Mark Anthony, tinanggal siya sa proyekto at pinalitan ng ibang aktor. Hindi niya sinabi ang rason tungkol dito o ang karakter na sana ay gagampanan niya. Ayon sa kanya, supposed to be kasama ako sa naging soap drama niya na Mula sa Puso. But something happened, kaya natanggal ako sa cast at pinalitan ako ng ibang aktor. Since then, hindi na kami nagkatrabaho talaga. Naghiwalay sina Mark Anthony at Claudine noong 1998 at naging item si Claudine at Rico Yan. Habang si Mark Anthony ay nag-break muna sa showbiz, si Claudine naman ay naging isa sa mga ABS-CBN's drama queens, kahanay nila Judy Ann Santos, Julina Magdangal at Christine Hermosa. Nang si Mark Anthony ay bumalik na sa kanyang television career noong 2001, pumirma siya sa GMA 7 habang si Claudine ay nanatiling contract star ng ABS-CBN. Supposed Reunion Project in 2012. Noong 2009, iniwan ni Claudine ang ABS-CBN at ang talent management arm ng network na Star Magic at lumipat sa GMA 7. Sa panahong ito, si Mark Anthony ay naging isa ng reliable kapuso leading man at pinaris kina Sunshine Dizon sa Impostora at All About Eve, kay Heart Evangelista sa Luna Mystica at kay Regine Velasquez sa Ako Si Kim Samsoon. Si Mark Anthony rin ay naging isa sa mga love interest ni Marian Rivera sa Darna. Nagkaroon ng plano ang Viva at GMA 7 ng isang pelikula para sa kanila. Sinabi ni Claudine sa isang interview na ang project ay magiging isang closure sana para sa kanila dahil hindi kailanman sila nagkaroon ng isang formal breakup. Ngunit nang finally lumabas sila na magkasama sa publiko noong August 2010, si Claudine at Mark Anthony ay lumabas lamang bilang guest sa talk show na Showbiz Central. At ito ay upang ipromote ang kanilang reunion project para sa isang drama show na ang final episode ng Claudine self-titled drama anthology sa GMA 7. Inabot ng isang taon bago lumabas ang balita tungkol sa reunion movie nila. Sa panahong ito, si Claudine ay may sinabi ng detalye sa press conference para sa kanyang teleserye na Iglot noong August 2011. Sinabi ni Claudine, ang movie ay ipoproduce ng Viva Films at Don Monteverde's Reality Entertainment.
Anya, of course, it's drama na love story na may pagka-suspense thriller. Pagkatapos ng interview, wala nang narinig tungkol sa proyekto. Noong November 2011, ang buwan na ang Mark Anthony Claudine movie ay supposed na magsimula ang shooting. Natapos ang GMA 7 drama ni Claudine na iglot. Ayon sa mga report, ang show ay na-cut short dahil si Claudine ay nag-undergo ng personal problems. Ang hindi klaro ay kung ang pagtatapos ba ng iglot ang naging dahilan sa cancellation ng Claudine-Mark Anthony reunion movie. A supposed reunion in 2018? Noong 2018, pagkatapos ng 7 taon na kanilang anticipated reunion project, si Claudine at Mark Anthony ay muling nagkita. Ito ay nangyari sa office ng Viva Artist Agency na nagmamanage sa dalawa. Sa Instagram, si Claudine ay nagpost ng kanyang photos kasama si Mark, kasama ang Viva Big Boss na si Vic Del Rosario Jr. at ng kanyang mga anak na sina Vincent Del Rosario at Veronique Del Rosario Corpus. Sa panahong ito, kakabalik lang ni Mark Anthony sa showbiz pagkatapos niyang makalabas sa Angeles City Jail noong December 2017. Naaresto siya noong October 2016 sa Pampanga dahil sa illegal possession ng ipinagbabawal na gamot. Sa panahon ring ito, pinaplano na ni Claudine ang kanyang movie comeback pagkatapos ng series na kanyang personal problems na binato sa kanya sa mga tabloids at telebisyon. Ngunit ang post ni Claudine ay hindi minention kung may reunion project ba sila ni Mark Anthony. Ilang buwan ang nakalipas noong May 2018, nagkita si Claudine at ang direktor na si Sigrid Andrea Bernardo para sa isang posibleng movie project. Wala doon si Mark Anthony sa meeting nila. Pagkatapos noon, may mga report na nagsabi na ang project sana ay ang pelikula na ang True, na ang roles ay binigay kina Christine Reyes at Cian Lim. Si Mark Anthony ay nag-focus sa kanyang appearance sa FPJ's Ang Probinsyano. Ginawa rin niya isang big screen comeback sa 2019 Metro Manila Film Festival entry na Miracle in Cell No. 7 bilang isang prison inmate. Habang si Claudine naman ay napanood noong 2019 sa isa lamang na TV appearance noong April 27 episode ng Maalaala Mo Kaya. Update about Claudine and Mark Anthony. Sa isang interview, tinanong si Mark Anthony kung still in touch pa ba siya sa kanyang former girlfriend na si Claudine. Sagot ni Mark Anthony, medyo nagkakatampuhan kami ni Claudine. Ewan ko ba kung anong nangyari. Bilang nagkatampuhan, 2 beses siya na nabad trip sa akin for no reason. Ang story behind sa tampuhan ay isa pang kailangan pag-usapan maybe someday. June 2021, sina Mark at Claudine ang mga bida sa Deception, ang kanilang reunion movie na ipoproduce ng Boracho Film Productions ni Attorney Ferdy Topacio. Opisyal na inanunsyo ni Attorney Topacio sa isang virtual media conference ang muling pagtatambal na Claudine at Mark Anthony sa pelikulang mula sa panulat ni Easy Ferrer at direksyon ni Joel Lamangan. Ikinuwento ni Mark na madalas na ang pag-uusap nila ni Claudine sa telepono, pero hindi pa sila nagkikita ng personal, kaya sabik na siya sa nalalapit na pagsisimula ng kanilang shooting. Hindi sinasara ni Mark Anthony Fernandez na magkaroon ng part 2 ang relasyon nila ng ex-girlfriend niya si Claudine Barreto. Ayon sa aktor, pareho silang single sa kasalukuyan at hanggang ngayon, hindi nawawala ang kanilang closeness. Pahayag ni Mark sa exclusive interview sa kanya, may halong miss yung tawagan namin ni Claudine. Close pa rin kami, walang nabago sa closeness namin. Ayon kay Mark, hindi niya makakalimutan kailanman ang pagsasama nila noon. Pareho nang hiwalay sa kanilang mga asawa sina Mark at Claudine. Patuloy ni Mark, for the record, hindi nabawasan yung closeness namin as friends. Hindi naman tayo fortune teller. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari bukas. Abangan natin ang susunod na kabanata. Basta ang alam ko, love is lovelier and sweeter the second time around. Nang hinayang naman si Mark Anthony Fernandez dahil hindi napili ang Deception bilang official entry sa Metro Manila Film Festival 2021. Naniniwala si Mark na Deception ang isa sa pinakamagandang pelikula na ginawa nila ni Claudine, nakakandidatong konsihal ng Olongapo City sa ilalim ng PDP Laban Political Party. January 2022, malapit sa puso ni Claudine Barreto ang Deception, ang reunion movie nila na kanyang ex-boyfriend na si Mark Anthony Fernandez. Dahil sa totoong buhay, ay naranasan daw niyang maraming beses na maging biktima ng pandiling lang. Hindi na inis sa isa ni Claudine ang mga pandiling lang na ginawa umano sa kanya at hindi siya nangiming gamiting halimbawa ang dating asawa na hindi niya binanggit ang pangalan. Kahit naging maingat si Claudine na hindi banggitin ang pangalan ng kanyang ex-husband, hindi lingid sa kaalaman ng halos lahat ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Raymart Santiago. Pagkabat ex-husband na ang turing ni Claudine kay Raymart, hindi pa annulled ang kanilang kasal. Kung may mga hugot si Claudine para sa dating asawa at mga kaibigang inaakusahan niya na paniling lang, puro mga gandang salita naman ang kanyang binitawan para kay Mark Anthony.
Sa adiklo din, si Mark the same pa rin. Very protective, very loving, very sweet. Parang wala naman nagbago sa kanya, kundi lalo siyang bumait ngayon. Saka very professional si Mark. Si Mark hindi talaga mahirap makatrabaho o makasama. Parang sobrang professional niya, sobrang lalim niya. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!